at dalawang gulong na kagaya nito. Dapat yung gulong natin na bibilihin, hindi siya yung... So, hi guys! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng DIY na sliding window. So, first, bibili muna tayo ng 2x2 na wood katulad nito, S4S, para malinis na siya. Tapos bibili tayo ng glass 1/4 at dalawang gulong na kagaya nito. Dapat yung bibili natin na gulong, yung naka-fix lang siya, hindi yung umiikot, para paglagay natin dito sa frame, steady lang yung hagod niya. So, first of all guys, susukatin muna natin yung length, tapos yung width ng window, kung ano yung lalagyan nyo sa DIY sliding na window. So, ang width niya is 31. Lagay natin. 31.5 inches. Tapos yung length, 35 inches. Ayan guys, tapos na pala akong mag-cut ng kahoy. Ganito na yung labas niya. Naka angle cut siya. Para ganito. Ganito siya. Malinis. Yung kahoy na ginagamit namin guys is Germelina. Germelina na kahoy. Tapos pinalinis na namin para gawing S4S. Guys, i-assemble ko muna to. Tapos i-glue lang natin. Siya nga pala guys, yung center cut, para ma-klaro siya sa hindi yung mano yung glass mababasag, ginagawa ko ng guide. Para sakto talaga siya. Pagkatapos nito, iskwala natin. Ayan. Tapos i-glue. Gamit ko ng glue guys isa. Ito, stick wheel natin para matibay. Tapos waterproof. Konti lang para madali yung curing niya. Pagkatapos yun guys, i-jo-joint lang natin dito. Tapos dito din sa kaliwa. Para may guide siya, gamit na ito ng tamper. So ayan na siya guys, tapos na. Naka-squala na yan. Tapos dito sa kabila.
squala niya rin para yan, nakaswala, nakatucker na rin yan, tapos nakaglue. Dito guys, hindi ko muna i-joint, ilalagay kasi mahihirapan tayo maglagay ng ano, ng glass niya kapag tinatucker natin to. Hindi siya gaano malinis, pero okay na rin to. So ito na guys, nilagyan ko na ng glass. Ito na siya. Tapos yung sa ibaba, nilagyan ko rin ko na rin ng gulong. Ganito siya. Ganitong gulong. Nabili ko lang sa Unitop. 19 pesos lang. Tapos ang ginawa ko dito sa gulong, nilagay ko siya dito. Para ready na siya ilagay sa ano, sa labas. So bago ko siya ilalagay guys, ginawan ko muna ng ganito para suporta, para hindi ito malaglag din po sa ibabaw rin, para maging ganito ang itsura niya. Para ang purpose ng ganito yung gulong, para madali lang siyang ano, buksan. Pero hindi pa ito tapos guys, lalagyan ko pa siya dito ng support niya para hindi siya malaglag. Tapos dito rin sa ibabaw. So, ito na siya guys. Nilagyan ko na siya ng guide para safety yung window natin. Tapos may stopper din dito, tsaka dito.